mula Baguio, far north hanggang far south. Ngayon, nandito tayo mga kap sa Davao del Sur, Davao International Airport. Total of 1,670 kilometers ang binahin natin para lang masaksihan ang Parac Endurali 2024 mga kap. At itong ating Parac Endurali 2024 series, specially brought to you by Parac Clothing and Team Katuol, Parac Endurali 2024. Ito na, 1,500 riders, rain or rain, 37 ADV 160 roundtable members, group challenge, one family, one goal. Kakayanin ba o kakayanin ba? Malalaman natin mga kap. Samahan nyo ako sa isang napakalupit na adventure na to. First timer! Yan, kaya meron tayong check engine mga kap. Dahil dun sa auto sensor. Dahil sa auto sensor natin. Pero all in all, okay naman yan. While waiting for our teammates, mga kap, I would just like to thank our major sponsor, Parac Clothing. Kap RJ Nieva, Boss Parac, maraming salamat sa oportunidad na binigay mo na ito. Grabe, sobrang magiging memorable ito. And to all our sponsors, for the raffles, for the accessories of this motorcycle, I'm gonna call Ezalore. So, itong si Ezalore ang ating gagamitin. Sa mga Dota fanboys dyan, alam nyo na yan kung sino yan. Mga old school Dota fanboys. Lord, keep me safe. I just wanna enjoy this ride. Walang waswasan daw, bawal ang waswasan at tratratan. So, lahat po ng sumuporta para makarating si Cup RT dito sa bahay ninyo sa Mindanao. Maraming salamat po ngayon pa lang po. Mga kap, ito ang talagang endure. Endurance kung endurance. And, samahan ninyo ako mga kap. Magiging epic journey na ito. Opo. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Let's go! Dami pa. Let's go!
first roadblock of the day. Windshield. Normal naman yan. It's part of the adventure. So, tulungan lang. Tulad nito. Hmm? Ako! Dami! Uy, sarang ulo. Di ba sa dami ng matinong rider, may isa lang kamote, dami lahat ng matina. Rolling rally. Kami ng kalsada ngayong madaling araw. Everyday ay bagong city. Our group. This is our group of ADV 160. Layo-layo na rin travel namin ah. Composed of North, oh. Composed of North Min, composed of Dav, Nor, composed of Davao, at may mga lanyala na Sox RT. Woo! Parang ito yata yung pinakamalayo eh, first checkpoint. The rest of the time mas tolerable. Enjoy the ride. Kurok and Rally 2024. Let's go. We love Davao del Sur. Hindi ako nagkakamali, dito rin tayo galing kanina. Dito rin matatagpuan ang kanilang international airport. Grabe yung ETA natin sa first checkpoint, 6 o'clock. Road trip, literal. And we're back on the road. Nag-short break lang kami saglit. May mga inantok ng members nagkape. That's normal din naman. Hindi naman nagpabilisan to eh. Pabuuan to sa dulo. Sino makakatapos ng buo at kompleto. So, sabi nung former leads ng North Main, si Kakbay dudes. Shoutout Kakbay. Is paakyat na tayo ngayon ng bundok. Kaya konti. Mas marami-raming bangkingan. Doon tayo aabuti ng Bukang Liwayway. Seaside na to. Ayan o. Woohoo!
naka-triple attack na ako dito sa nararamdaman kong sakit sa likod. Una yung kidney support or parang compression belt. Tsaka itong honeycomb seat cover. Defective eh. Kasi nagdagan ko ulit. Dati natin setting plus 1 na belt bag. Tapos position sa likod para may sandalan. Para mukha na siyang camel seat. Mga DIY natin. So manginig talaga yung makina. Although malakas siya, maarangkada. Sobrang ano niya, torquey. Pero itong magandang setting naman eh. Para hindi ka rin maiiwan sa mga group rides lalo na pag ganito. Lalo na dito masasubok yan sa Padakya. O yan, mamaya video ulit tayo pag dun sa area na yan. Iba tayo nakakarating ng ano ha. First checkpoint. Ganong kalayo yung first checkpoint from the jump off? Almost 3 hours. At nandyan pa rin ang ating check engine. Okay, mag-alala dyan mga kap. It's just about that O2 sensor na hindi kasi ma-detect ni muffler. Nahugot yata nung napapalit siya ng gulong tapos hindi sinabi sa kanya. Oh, good. Tatrat muna. Only YY in the middle of palm trees. Oh my. Woo! Ang ganda ng Pinas. Woo! Sunrise, sunrise. Aksidente yun ah. Magkakasunod ng aksidente. Okay, pa-safe Lord. Pa-safe. Pero naku, ginaganahan eh. So ko lang i-share sa inyo mga kap, may kakaibang amoy talaga yung Davao eh. Or yung Mindanao as a whole. Galing na ako ng Visayas eh, since tagalong kami. Southern Luzon, Northern Luzon, Eastern Luzon, Western Luzon. Dito lang talaga sa amin Danao yung mayat maya, may ibang amoy. Minsan amoy prutas. Minsan amoy gulay. So, minsan may hindi mo alam kung anong amoy eh. At alam kong alam nyo na yung tinutukoy ko. Pero yun yung kumukompleto sa experience eh. Kaya ang sarap eh. Up, yeah. Ayos ah. Bundok na may ano. Bundok may stoplight? Dito lang po yan ah. Sir, never pa ako nakikita ng bundok na may stoplight. Sa amin doon, sa Marilake, sa mga lugar na mga bundok. Walang stoplight, dito lang. Ah, city pa ho ito.
button. Rainforest. May kakaibang kamay na naman. Let's go. Kakapote o hindi? Anong sagot niya mga kal? Ano kayo? Ito kami kanina eh. Sabi ko, ang dami ko na napapasin nagkakapote. Hindi pa nang maakit eh. Sabi ko, baka mamaya, uulan na sa taas. Mga lokal. Baga mga... Yung kasabihan na maniwala ka sa taga-lokal. Baka yun na yun. Baka alam na nilang paulan na. Basta hindi naman bumagsak. Sulit dito. Grabe. Oh, fight! Wow. Wow, ang Davao. Eh, alam niyo mga kap, hindi ko sila masisisi eh. Kung bakit ang dalas nila mag-endurance dito eh. Siguro kung dala ko si Andro, tapos taga rito ako, sarap siguro mag-endurance na mag-endurance talaga. Kasi matitest mo yung limits ng bike mo eh. Hindi naman sa mapapatakbo ka na mabilis, pero yung handling niya, yung fuel consumption niya, Provincial Veteran Quarantine Service Center. Okay. Oh, may ganun pa rin dito. Para walang madalang mga please step on the footpath. Saan yung footpath? Ayos. Ngayon ulit ako nakakita ng ganun ah. Marami-rami na tayo nakikita aksidente yung mga kap, kaya makikita nyo rumarat-rat man kami, pero alala yun yung takbo namin. Ngayon nasa gitna naman na ako. Ngayon na, medyo mambon na. Ay sabi ko kay Leeds Eric, magkapote ba o hindi? Pero kung lalaban sila nang walang kapote, ano pa ako? Bisita lang ako eh, magre-reklamo pa ba ako? Lalaban natin. Lalaban sila. Laban ako. Ano lang yan? Kaya, laban. Kahit basang sisiyo. Na-survive natin ang gabi, mga kap. MDL lang sa kalam. Siyempre, sponsored by JR Motorworks. Makikita nyo naman yung mga harness na yan. May tube pa. Ayan, napakalinis. Isang buong relay yan, pwede nyong order rin. Kaya kahit malayo kayo, I mean, isang buong harness. Wala nang change-change dyan. Pwede ito install na. Kaya kahit makalalayo kayo, tulad dito, Mindanao, pwedeng-pwede nyo kayong order nyan. Senlo M1. Ilo yung ilaw ko. Ganda ng bato. Napaka quality para sa isang MDL. Malinis yung bato niya. Precise na precise yung mga kanto. Malakas din. Hindi naman yung malakas na pang auxiliary. Pero maganda na. Snappy na. Yeah, JR Motorworks. Pag Jeprox. Kaya JR, yung gawa nyo, bumabagbag na dito sa Mindanao. Maraming salamat po. Snappy salute.
First checkpoint sa wakas. Sa wakas. Paano yan? Sabay-sabay dapat tayo. Okay. Bukid nun. Pangkingan. Parang mga bangin. Di parang Baguio. Parang ganun. Parang Cordillera. Ganda. wala masyadong sasakyan dumadaan. Okay, okay. First checkpoint, mga kap. First checkpoint sa wakas. Ah, first checkpoint, boys. Yun ah. Narating din after 4 hours of riding, checkpoint number 1 pa lang. Uy, Transal. Tropa. Away ka, boy. Hello, hello, hello. Patingin niyo yung mga magulang niyo. Ay, mama, nandito na ako sa TV. Eh, makakap natin dito. Halo, halo, socks. Socks Sergeant RT, Davao RT, Northern Mindanao RT. So parang ito yung pinaka-checkpoint going to a place na papukid nun. Excited. Yan lang talaga yung likod ko. It's killing me. This is gusto ko to eh. Later ulit. Checkpoint done. Nakapagpahinga ng saglit. Napahinga ang likod. Nakapagpahinga rin ng mga caps. Next stop over, the Eagle Monument. For photo op. Tatlong photo op. Tapos, another checkpoint. For those three photo op, gusto nyo makita. Makita ko lang sa inyo. Kung ilan. Kung gaano katagal. Parang around 5 hours 5 hour ride para sa tatlong photo op bago mag checkpoint ulit. Oo. Pa-condition muna ulit ng katawan bago na naman bumakbak. Samahan nyo ulit kami mga kap. Napaka-solid nitong ride na to. Let's go. Tapos muntahin yung bundok, open fields. Baka solid. Let's go. Wow! Sumasapa gaming na! Shit, ang ganda. Ito na yung sinasabi nila. Parang makipot na daan. Mabukid nun. Ganda. Uniform eh.
Napakaganda. Napakaganda ng Pilipinas. Napakaganda ng Mindanao. Glide lang tayo pababa. Bawas, bawas ng gamit sa brakes. Napakaganda. What? 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 Shit. Solid naman ang mga tanawin dito. Oh. Oh, puka solid. Ah, dito nagpunta si ano? Jacob Moto. Shit. Ganda. Napakaganda. Wow. Napakasolid. Let's go! Damn. Grabe, sarap ng bangkingan dito. Parang asin road. Paakyat ng Baguio. Subok na subok yung CVT settings natin. Ang gawa, syempre, sponsored by Moditech Hub. Napakaganda ng dimpla nila. Saktong-saktong pang endurance. Maybe magastos to kapag city riding. Pero for the purpose of it, wow, what a view, man! Sorry, sorry. Ang ganda, shit eh. Woohoo! For the purpose of this event, panalong panalo. Kaya Cap Josh De La Cruz and Project Lextech, good job mga kap, para sa CVT upgrades ni Ezalor. Let's go. Uy, dito may araw na. Wow. Sabay gugulati ka ng ganyang view. Damn. Siyempre, maliban sa CVT upgrades, if there's speed, there's also brakes. Elig brake pads by Moditech Hub din, siyempre. Braking is much important or is as important as the speed. Sa mga gantong downhill, book na yan. Elig, full ceramic pads. Good morning! Mindanao. Parang nasa ibang bansa dito eh. Diba? Tingnan nyo naman yung mga kap. Napakaganda. Woo! Yes! Photo op number 1. Gusto ko pang i-appreciate itong view na ito mga kapkaso. Ang dami pa naming itinerary. Kaya nagbabalik ako sa'yo. Magila. Sama ko na yung mga anak ko tsaka si Sarky. Ano? Sabi yung pangkingan dito mga kapkaso. Baka solid. Alam ko sama mo yung mga kapatid mo. Let's go. Uy! Welcome to Bukid Noon! Woohoo! Grabe! Kota na tong araw na to! Kotang-kota na sa view! Dahil dyan yan ang title nito, parang Endurally 2024.
Mindanao Beauty. Under 30 hours. Ah. 8 hours of driving, walang alay sa kamay. Inimitate ko yung grip puppies na meron ako kay Andro. And at the same time, syempre, yung handguard, matik. Queen stress. So, hindi mo pa napapanood yung vlog na yun, Cap. Click mo na lang dito. Essential upgrades for your ADV-160. And I would just like to take this opportunity to thank MJ Garage for sponsoring my mirrors and my handguard. Yeah. Kayang-kayang endurance basta may handguard. Hard to think na second photo opportunity pa lang to after ng first checkpoint, pero hindi mo talaga kasi pakakawalan yung ganito eh. I mean, kung yung talagang intent ng organizers is ipagmalaki ang Mindanao, di bali na kahit sobrang layong kilometro yung pagitan nila, basta may experience ng, for example, tulad ko na first time dito sa Mindanao, kasi napakasulit naman kahit na ang layo ng mga biyahe, you know. Silip-silip lang doon sa ibabaw. Ano yan? Parang marilaki. Pero, upgraded. Oh? Damn! Nasa tabi mo lang, oh! Shit. Ganda. Ganda ng Mindanao. Napakaraming lihim na kagandahan ng Mindanao. Napaka-underrated ng Mindanao. Yan. Yan ang tamang salita pala dapat. Oh? May sapa pa dun sa ilalim, oh. Napaka-solid yan. Oh! Ito nga pala tinatawag nilang communal ranch. Sa bukid nun. Although, since masama kasi yung panahon kagabi, in-announce na optional na lang to. Kasi nga parang hindi yata siya safe. Para siyang kayo nun road, hindi siya safe kapag maulan. Pero ngayon, since dry naman, parang okay na yata. Why not, diba? Nandito na lang din eh. Bakit hindi papuntaan? Nag-iisang taga CDO. Siya kasali sa Indurali pero sumama sa amin. May marshal kami. Oh, diba? May marshal pa si RV sa Mindanao. Oh! Sulit talaga. So, 14 minutes pa na ganito ang pangkingan. Okay lang. Parang pelilya lang.
Wala na ng Raprodan. Tumalsik yung bato. Sorry. Sorry for the profanity. Lucas, I'm sorry. The sudden reaction. Huh? 16 minutes pa to? Napakalapit naman ito. Baragan. Baragan ng kaluluwa. ADB. Laban. Puti na ng bagong palit lahat ng performance nito. Shock pa tulit. Holy Tech Hub. Coral stones to eh. Mahirap to kapag basa. Madulas yan. Sobrang kinis yan eh. Kaya pala hindi pwede pumunta dito pag maulan. Binisik na ng mga NMAX eh. May pitik na ABS. Talagang pupunta talaga dun. Saan yung area na Mount Millionaire? Sana all yung Mountain Millionaire. Laban! Sigit na yung magandang video ito. Okay na. 13 minutes kayo na truck road. Kapit nyo. Gabok. Magabok. Coral stones. Yan din yung reason bakit. Bakit walang mga puno yung bundok. Kasi made out of coral stone siya. Kuha niya kasi yung parang nutrients ng lupa. Ayaw, walang punong mabuhay. Malalaki ah. Kaya pinakita niyo sa malayo. Yan. Yung top nyo lang parang New Zealand. Ah. Abo. Abo ng coral stones. Ah, dito lang. Okay. Wow! Oh, pa solid. Oh ho ho ho. Lang may entrance. Entrance, environmental fee, etc. 120 sa. Nandito na eh. Malamang babalik pa doon sa rough road. Diba? Dito ko na lang din. Shit, uwing ako. Palayin natin sila konti. Ganda naman ng ihian mo, kuya. Ano ba ba ako? Itong tunay na adventure, mga kap. Traffic eh. Sarap sana kami nito. So, dahil pa namin checkpoint.
Sir, malaki ang bato. Kabayo. Hey. Ito pa. Picture doon. Okay po. Uy, river crossing. Pap, baka malalim yan, oh. Let's go. Cowboy town. Di na ako magpapamassage pa, uwi. Kasi na-massage na ako, eh. Saan? Saan dito? Wow. Ano yun naman yun mga kap? Hindi mo ba bagay ng malayo yan? Let's go! Cowboy town dito. The New Zealand, ang bukit noon. Bombinal Ranch. Hey, photo of that? Meron dyan sasakyan yung ginawa ko palatandaan ayan. Ay wow, may ganito pa naman yun, lasot lasot mastig. Oh, ang daming ganitong van dito. Every ano ba yung brand yan? Suzuki Every? Ang dami ko nakikitang nakaganyan dito. Comment nyo naman sa baba, sa mga taga Mindanao, bakit ang daming Every Suzuki dito sa Mindanao. See? Ganito oh. Wala yung tsura mo pag ganyan ah. Wow! Mga kap, ngayon pa lang sasabihin ko na napaka-underrated ng Mindanao. Sobrang daming good spot dito. Wala na talaga yung stigma ng mga terorista na yan and everything. Siguro matagal na lumipad ang Mindanao. At sa mga taga Mindanao na kaps, huwag po kayong maingit sa mga taga-Luzon. Parang awa nyo na. Napakarami yung magagandang lugar. Tignan nyo yan, oh. Isang part pa lang yan. Going pa lang yan dun sa communal ranch. At yung communal ranch, sobrang mind-blowing experience. Naisip ko na nga agad yung mga anak ko, dadaling ko dun, eh. Pati si Mrs. RK, syempre. Mrs. RK, love you. Baba you. Grabe, sobrang solid dito, mga kap. Oo, nakakapagod siya. Pero yung endurance na to, ito yung pangarap kong mangyari sa grupo eh. Tinatawag na Endo Tour. Endurance Tourism. Na-amplify mo yung ganda ng Pilipinas.
Nag-enjoy ka pa mag-ride. Para lang kami mga bata dito. Na naglalaro sa mga ruta. Pero responsibly namang maglaro. Mahataw kami kapag pwede. Kapag hindi rin, eh, syempre, alalay din. Ay, thank you, Mindanao, Boss Parak. Maraming maraming salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin para ma-enjoy itong Mindanao. Nagdududa ka pa sa akin kung gusto ko ba talagang sumali sa kanila kasi hindi mo naman ako nire-require. Pero kap, iba eh. Lalo na kasama mo yung mga kagrupo mo. Big shoutout nga pala dito sa North Min. Northern Mindanao RT. May mga lokal din sila dito sa squadron namin ngayon. Mga taga-bukid nun din. Tapos kanina may mga minute din tayo. Solid! Pangalawang photo pa lang yan. Next stop, Pineapple Icon, Del Monte. Ito na siguro yung mga IP nila. Tara, kaya ulit. Pasensya na kung magiging sobrang haba nitong vlog ko na to mga kapa. Gusto ko kasi ipakita sa inyo lahat ng mga magagandang view. Magagandang ride destination. Para kapag kayo naman, ma-enjoy nyo rin. May advanced knowledge na kayo. Sobrang solid. Nakakadalawa pa lang kami. Una, yung Eagle Monument sa may... Doon, bukid nun din. And ito. Communal Ranch. Buti na lang, di na maulan. Kasi canceled na yan eh. Pinacancel na ng organizer dapat. Kasi nga, yung coral stone kasi madulas yun eh. Sobra kapag maulan, pagbasa. Sigurado maraming sisemplang. So para maiwasan, hindi na nila pinatuloy kaninang madaling araw. Pero ngayon, nagbigay pala sila ng latest na guidance. Tuloy na. Disqualified kapag hindi napunta. Pero hindi yun eh. Alam nyo yun, parang hindi mo kawala na nagpunta ka dun kahit na sobrang layo niya from the first photo op. Kasi yung experience iba eh. Parang din nila bigla sa ibang bansa. Ganun yung feel mga kap. Yung ginawa din nilang motif na yun nga. It's a cowboy town. So may parang small na Victorian house doon sa may dulo behind at front of a hill na. Grabe to. Grabe tong Parak Endurali. Dapat Parak Endo Tour to eh. Alright. B-rolls muna tayo ng on the way doon. 41 minutes. At least malapit-lapit. Parang isang oras mahigit. Then after that is the checkpoint number 2. Meron lang kami total 4 checkpoints. Wala namang hinahabol since wala namang first group to arrive. Wala namang mga ganong mga pakulo. Talagang enjoy lang. Lagaw Mindanao talaga. At its finest. Yun ang gusto nilang mangyari dito, I think. Lalo na sa mga tulad ko na first time dito sa parts na to ng Mindanao. Unang beses ako sinagpunta ng Mindanao, CDO lang eh. Marami rin naman magaganda dun na punta. Pero yung mga ganitong tipong pagmumotor, grabe, sobrang solid. Parang kahit isang buwan siguro kung di magmotor after this.
ganun ka solid yung experience na to. At hindi pa kami nakakakalahati. Yung trip ko, in-adjust ko yan, nandun kami sa grid. So magpa-400 pa lang tayo, may utang pa tayong 600 or 599. Ano pa kaya ang hinanda ng mga organizer? Malalaman natin. Thank you watching mga kap. Maraming salamat sa panonood. Puro pinya naman dito. Okay, Del Monte nga eh. Hello. Ano? Sandamakmak na pinyo. Del Monte. Pineapple icon. Pineapple. Sarap siguro nun, mga kap, no? Pineapple. Gusto mo nun? Pineapple? Oh, every na naman, no? Sabi sa inyo, dami talaga Suzuki every dito. Di po to sponsored ni Suzuki every, ha? Talaga napakarami lang dito ng sasakyan na yun. Cute, parang sasakyan nila Doraemon sa kanila na Bihita. Pineapples! Pineapples everywhere! Ang ganda talaga ng mountain range ng Mindanao. Alam na, pag close up. Hindi ko alam kung anong mountain range yan mga kap. Comment nyo nga sa baba kung ano yan. Ang ganda dun, oh. Parang somehow, parang sa mayon, yung fluid yung ano niya, yung pagtaas niya. Ay, Pilipinas. Ganda ng view. Del Monte Plantation. At ayun na nga mga kap, dumating na ang malungkot na balita. Ay, parang biglang bumagsak yung katawan ko. Kanina, hindi ko nararamdaman yung pagod eh. Sakit sa likod. Lahat-lahat. Ngayon, parang binuhusan ng malamig na tubig eh. So, parang Endorali officially released a statement na due to bad weather conditions, they are forced to cancel the event. Pero discretion pa rin naman namin kung gusto naming ituloy para sa mga confident pa rin tulad namin, kung gusto naman namin, mukhang kaya pa naman namin. Pero syempre low moral na. Kasi whatever happens naman, meron na rin finisher's kit. Now, I'm not saying this to bring down para Endorali. Mga kap, ha? Kudos naman na isip nila yung safety ng mga riders kesa yung achievement ng bawat isa.
Pero alam mo yung nasa kalagitnaan ka na kasi. Kumbaga nasa momentum ka na eh. And mukhang umu-okay naman na yung weather dito eh. But unfortunately, dun sa ibang areas, kung saan located yung ibang checkpoints, maulan na naman at pangit na naman yung panahon. So, before any accident could even occur, kasi kagabi, nag-take off kami. Nag-jump off kami kagabi, malakas din ulan eh. So, akala namin, tutuloy-tuloy yung ganong mantra na rain or rain. Sabi nga nila, biro nila sa mga end rider, rain or rain, tuloy yan. Pero iba kasi eh. Kumbaga parang tulad na ganito, init. As in sobrang init ah. Sabay biglang lalamig. Kasi nga high altitude na lugar yung ibang checkpoints and photo opportunity. Or bigla naman uulan somewhere. Tulad kanina, bigla kami inulan. After 30 minutes, isang mabilis na buhos ng ulan. After 30 minutes, tumigil. Sobrang init naman. So, nagko-compound kasi yun eh, mga kape, sa katawan ng tao. Kahit nasabihin mo na adrenaline rush yan, tulad ng nararamdaman ko ngayon, adrenaline yun eh. Kasi gusto kong tapusin eh. 450 kilometers na kami oh. Almost half na ng 1,000 or ng 999. Konti na lang. Kumbaga, parang pabalik na kami nito eh. Tapos ganun. Tsaka sobrang nanghihinayang ako kasi tulad yan ang, di ba, tignan nyo naman yung vlog ko. Ang sarap kasi ng ginawa nilang ruta. Talagang makikilala yung Mindanao at yung mga magagandang lugar na hindi nalalaman ng mga taong tulad ko na nandyan sa Luzon. So yan. Siguro bring up ko lang yung moral nila later on. Pigil ako ng kaunting warm speech. Ito kami. Del Monte Clubhouse. Ah, sa golf club pala nila. So yeah, mamaya kwento ko ulit kap. Usap tayo mamaya. Rosano Alejo, iba yung number. Ito, ito, Alejo! Ito, sir! Ayan, kanin yan. Tingin nga ng number. Asan yung ganito ba, sir? Sir, baka tingin ganito mo. Baka sir. Ah, teka lang. Western natin. Yung nagatapo. Congratulations sa all winners. Susi, susi. Asan yung hindi niya? Hindi, nasan yung ano? O, yan! Start! Hey! Congrats, congratulations!
masasabi mo? Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi first time ko sumali sa endurance. Grabe, grabe, sobrang ano. Isa po akong retired na military. Na kahit na ako ng anak ko na mag-endurance. Salamat pala sa organizer ng para Endurale 2024. Kay Boss Corat, Team Katol, sa lahat ng